Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Ninch, your Filipino reactor. So for today's video guys, I will be sharing once again Simply Farming. So here in my channel, I will be doing reaction video, and Simply Farming, I will planting those kinds of vegetables, something like this. So now, yung i-share ko sa inyo guys, magtatanim tayo ng sili at i-share ko sa inyo kung ano yung tamang pagtatanim ng sili. So tara! First of all guys, ang kailangan natin, syempre, kailangan natin ng pamunla or yung seeds ng sili. So dito, bell pepper yung itinanim ko. Kailangan meron tayong isang lagayan tulad nito. So ayan siya. So far, ayan, almost 2 weeks bago siya tumubo yung mga sili. Yung iba dyan is pechay. So ayan na siya. So ganitong kalaki, pwede niyo siyang ilipat. So tara dun sa ating garden. Ito guys, yung garden ko medyo madumi pa masyado kasi I don't have enough time para gawin to. Ayan yung rambutan kong itinanim, makikita nyo na. Ayan, malaki-laki na siya. Ayan, medyo masukal na. Hindi ko na kayang pagsabay-sabayin eh, yung paglilinis. So ayan, yung balinghoy. At dito yung pinaka-favorite part ko. Kasi itong gabi na to, which is red yung color niya, galing siya sa Narciso Quezon. Ayan, napapansin nyo red na red siya, galing siya sa mama ko. So kumuha ako ng 3 piraso and then now, ang dami na niya, nag-grow siya. Sana all nag-grow. Ayan, so dito na tayo. Ayan, nandito pa, meron pang gabi oh. Kumakalat talaga siya. So, ayun pa, meron akong gabi dito. Ayan, so ito naman, I will be showing to you guys yung ginawa ko bago magtanim ng sili, sa paglilipat ng sili, bell pepper. So kailangan, ayan, lagyan natin siya ng ganan. Dudukalin muna natin yung lupa. Tulad ng sabi ko, kapag buhaghag yung lupa, dun siya makikita natin or malalaman natin kung mataba. So in this case, medyo buhaghag siya, mataba siya. So ayan, actually this one is 4 days ago ko na nang binungkal ito. So ngayon, ayan, 12 na yan. 12. Ayan, pwede na ako magtanim ng 12 piraso ng sili or bell pepper. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung ways. So ayan, yan yung mga sili kong itatransfer dito. So kailangan ganito kalaki guys, pwede na natin siyang itransfer. Be careful lang sa pagkukuha nung mga siling pananim dun sa punla kasi sometimes ayan napuputol. Yan, kailangan talaga yung pag-aalaga natin. Yan. So ganito kalaki guys, pwede na siyang putulin. Pero based on my research guys, ayan kung mapapansin niyo, yung roots kailangan iiwanan natin siya ng lupa. But then again sa akin, ang ginagawa ko dito, hindi ko na siya iniiwanan kasi sarin na akong iwan eh. Ayan, hugot na naman tayo guys. So ito na siya. First, kailangan nating gamitin yung ating itak. Ayan, mga 1 inch lang guys. Ayan, huwag nating ibabaon ng sobra-sobra kasi pag binaon natin sobra-sobra masasaktan. Ayan. Bahala kayo, mag-isip kayo guys. So ito siya, ilalagay natin siya dyan. Ayan guys, medyo lagyan natin siya ng tripod. Ayan. So ayan guys, papakita ko sa inyo this one. Babaon mo siya ng 1 inch and then lalagyan natin siya dahan-dahan ng lupa. Ayan. Tapos medyo ididiin natin ng konti para may pressure. Ayan yung mga green-minded dyan. Labas-labas kayo guys. Ayan. Para yung pundasyon niya matibay. Sana all yung foundation matibay, no? Ba't kaya lagi akong humuhugot? Ayan guys. So ayan. Then tomorrow is another day. So ayan siya. So pag ganyan, dire-diretso na yung buhay niya guys. Ang pagdilig nito guys is everyday kung marami kayong tubig. So everyday, ayan siya. Everyday pwede kayong magdilig. Pero kung wala naman kayong tubig, huwag natin pilitan kasi may hirapan lang tayo kapag pinilit natin. Hugot na naman ako guys. So ayan mga kasimpli, meron na tayong isang naitanim. So the second one, dito tayo sa pangalawa guys. Actually pwede po natin gamitin mga kasimpli yung ating kamay or yung ating daliri sa paghuhukay. Ayan, kung mahilig kayo gamitin yung ating finger, ayan, pwede yan, mas masarap yung kinakamay guys. Ayan.
Ayan, yung roots, dapat pakiingatan natin yung mga roots. Sana all iniingatan, no? Ayan. So, tapos, lagyan natin siya ng foundation. Lagyan natin siya dyan. Ayan, ng konting lupa. And then, ayan. Dahil umuulan ngayon, guys, yun ang ways ko ng pagtatanim. So, ayan, medyo lagyan natin ng pressure, iliin natin. Ayan. Pangalawa. So, tara, sa next. Kwento ko lang guys sa inyo, alam nyo ba dito sa Quezon Province, marami ang nagtatanim ng mga sili. Kasi, honestly, based on my research guys, yung sili daw yung pinaka madali at pinaka hindi mahirap alaga ang gulay. Mas matagal. Kasi yung tulad ng ginawa ko before, nagtaka ako, namatay na yung puno niya, kala ko patay na talaga siya. Pero nung umulan, nabuhay ulit at bumunga yung bell pepper ko. So tulad nito, medyo matigas. Ayan. Didiligin natin ito bukas. But then again, pwede na yan. Ayan. Kuha tayo ng medyo malambot-lambot na lupa. Then, yan. Didiligin natin siya paikot. Pero bukas pa. Hindi ngayon. Ayan. Baka kasi mapasma. Ayan. Meron na tayong tatlong punong sili. Bell pepper. Ayan. Yan yung bell pepper natin, guys. Ayan. May bell pepper na tayo. Tamang-tama, umuulan ngayon. So, yan na yung ikatlo. Then yung ikaapat. Yan. So, maraming pinagagamitan guys ng sili ha. Kaya napakaganda rin ito. Kung talagang meron kayong taniman, ito yung karirin nyo, yung bell pepper, yung mga siling haba. Ayan. Pero wala naman sa sukat yun eh. Kasi lahat naman ng sili pwede natin gamitin sa mga ingredients ng mga karne. Ganyan, pwede natin gamitin. Wala sa haba yan or sa ikli. So, as long as magagamit mo siya, bell pepper, sa mga salad, pwede po. So, ayan. So, nakailan na tayo? Apat. Yan, natumba guys. Yan. So, punta tayo dito. Lima. Yan yung tripod ko, pang mahirap pa lang kasi hindi pa naman tayo money-money. Yan guys. Lalagay natin to dito. Babaon natin ng konti. And then, tahob ng konti. At sana umulan mamayang malakas para hindi na ako magdilig tomorrow. Ayan. And guys, meron na tayong sili. So, 5. Limang pirasong sili. So, kuha pa tayo. Siyempre guys, kunting suggestion lang. Sa pagtatanim guys, kailangan nasa puso natin yung ginagawa natin. Kasi based on my research, kapag magtatanim daw tayo, pag di naman natin gusto yung ginagawa natin, yung outcome, hindi siya maganda. So, kailangan, habang ginagawa natin siya, galing sa puso natin. Pero naman talaga sa bagay-bagay guys eh. So, ayan, medyo mainit kasi mag-alas 4 pa lang ng hapon. Pero guys, ang tamang pagtatanim, oras, is in the morning, mga 8 a.m. or 7 a.m. pwede kayo magtanim ng ganito. Depende sa inyong mood. Ayan. So the next one. Ayan. Yung isa, sana mabuhay ito kasi yung roots niya medyo nadala ng kamay ko yung roots. Medyo nahila ko siya kanina. Hindi ko siya ginamitan ng kutsilyo guys. Yan. Lagyan natin ng konting diin. Para hindi siya madala ng hangin. So guys, konting trivia lang ha. Alam nyo ba yung pagtatanim? Based dun sa doctor ko guys. Kasi medyo hindi rin maganda yung condition ng health ko. So, I am suffering with type 2 diabetes. So, sabi ng doctor ko, maganda daw yung pagtatanim. Kasi yung mga halaman pala, nakakatulong yan para mawala yung stress natin. Kapag depressed ka, magtanim ka. Sabi ng doctor ko, nakakatuwa. So, ayan. Kaya kayo guys, encourage ko kayo na kung may lupa kayo na pwedeng pagtaniman o kahit sa mga paso, pwede kayong magtanim ng mga ganito guys. Basta alagaan nyo lang siya. Yan.
nakailan na ba ako? Nakaka 9, 10, 11, 12. Nakaka 9, nakaka 10 na ako, 10 puno na. So ito yung medyo mga buhagag na lupa, yan yung matataba. Based on my research, matataba. Yan. So, kasampo. Dito medyo hard yung lupa, oh. Medyo matigas. Pero gawa natin ang paraan yan. Pag dinilig natin yan araw-araw, guys, magiging okay. Yan. Kailan na ako? So, 10. Ito, ganda dito. Yan, guys. Yan. Nakikita nyo yan? Yan, oh. Imagine, mabuhay itong lahat tapos bumunga ng madaming bell pepper. Di wow, nakasave ka na ng pera. Nakatulong pa sa health mo. So, yan guys, bibilangin natin. Meron akong isa pang hindi nataniman doon kasi nagulang. Bukas na lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and then 12. So, meron ako ngayon guys, 12 na puno ng bell pepper. So, in Jesus' name, sana mabuhay silang lahat. And I'm so happy for this kasi another achievement na naman ito ngayong araw kasi nakapagtanim na naman ako ng bell pepper. And so far, ayan, meron na akong upo, meron na akong bell pepper, and soon marami pa akong itatanim. So, take note guys, ha, wala akong sariling lupa. Nakikitanim lang ako. Pero ang sarap sa feeling na nakakapagtanim tayo. So, ito sana nakatulong sa inyo guys. And then, the next step, kapag naitanim na natin siya, kung meron na kayong tubig, pwede nyo siyang diligan sa paikot. Huwag nating papatamain guys dito sa mismong katawan ng sili kasi masasaktan yan eh. So, dapat dito lang sa paikot, doon nyo siya papatamain yung tubig. And then, dahan-dahan lang. So, pwedeng alternate, pwedeng everyday tayo magdidilig ng sili. Kasi yung sili, hindi naman yan talaga nangangailangan all the time ng tubig eh. So, pwedeng every other day, pwede nyo gawin yun. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo guys yung pagtatanim. And then guys, kung meron sa inyo, for example, kung may mga alaga kayong manok, gawan nyo lang siya ng mga sticks sa palibot. Yan, yung paikot na yan, tusukan nyo lang siya para hindi siya maano ng makalkal ng manok. Yun lang. So, update ko kayo guys next time. Kapag bumisita ako dito next day, tomorrow, I will be showing you the next day kung ano na yung update dito sa tanim kong sili. At dadagdagan ko pa to guys. Kapag may time ako, dadagdagan ko to. And, ayan, medyo malaki-laki pa yung gagamasin ko dyan guys. Ayan, gagawin ko to lahat para naman makatulong ako, syempre. And then, here, ayan yung bagong lipat ko ng mga gabi. Laing guys yan. Yan, galing yan kay mama ko. May kasamang pagmamahal yan guys. May sentimental value yan sa akin. So, dito, I will be showing you also guys. Meron din ako ditong langka. Ayan, meron akong 12 na puno ng langka. And then so far, ayan, buhay na sila. Ayan, medyo to, naputol ko siya before. Ayan, nabuhay na ulit. Thanks God. And then here, I will be showing you guys yung meron din ako ditong papaya. Ayan, papaya. Ayan, dalawang puno yan. So, ayan. So, sana guys, nakatulong ako sa inyo guys. And sana yung konting tips na yun nakatulong sa inyo kung may mga pananim kayong sili katulad nito or yung mga ginamit natin sa kusina, yung mga buto-buto ng mga hinug na sili, yung mga lara, bell pepper. Iputi natin kasi sayang yun guys. Mas maganda yun, makakatulong sa atin sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. So, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell for you to notify every time I upload a new video or something like this. And please don't forget to subscribe.